sa auto. Ayan. So kapag ino natin yan, ayan, pag madilim, ilaw. Hello guys! So nandito na naman tayo ngayon sa Trev Electrical. And meron tayong isang follower na challenge kami na meron siyang pinapagawa. So tinatawag itong 24-hour timer with photo control. So ngayon, tingnan natin kung paano siya nag-work. So ayan. So ayun guys, so nagawa natin yung finished product natin, makita nyo. So medyo hindi pa siya organized kasi ayun, parang ginagawa lang naman siya. Pero ayun, huwag nyo palang kakalimutan na mag-subscribe and mag-like sa mga videos namin sa YouTube channel namin. And kung gusto nyo malaman din kung paano siya magawa, paano siya gawin, so pwede kayo mag-comment down below. So ayun, gisa na natin. So ayun guys, meron tayong selector switch dito. So ito pa ay merong manual tsaka automatic. So yung pakaliwa niya, manual po ito. So yung auto niya, pakanan. So ilalagay natin siya sa auto. Ayan. So bakit siya umilaw guys? Kasi meron tayong photo control dito. So nakatakip siya, sabi madilim. So yung photo control, ito yung nag-automatic kapag madilim, ilaw. Kapag maliwanag, automatic siyang mamatay. So kapag tinanggal natin to guys, mamatay yan. Tcharan! Medyo madilim siya, ayan. So namatay siya kasi, ayan, nailawan na siya. So ngayon gagamitin natin yung timer natin. So yung timer natin ngayon naka-off siya. So kahit na maliwanag yan, pwede siyang umilaw pa rin gamit yung timer natin. So kapag ino natin yan, ayan, ilaw siya. So kahit na maliwanag siya, pwede nyo siyang pailawin. Depende sa inyo kung gusto nyo siyang pailawin. Madilim, ganun. So nasa inyo sa pag-set nyo ng timer. So ayan. So kapag mamatay naman na siya. Ayan. So, mamatay siya. So, in case na, ayan, para naman sa photocell natin, pag madilim, ilaw yan. Ayan. Maliwanag. Mamatay. Ayan. So, sa manual natin, ayan, ilaw lang talaga yan. So hindi siya mamatay. So guys, bakit may mga taong gustong pagsamahin yung 24-hour timer tsaka yung photo control? So kasi actually, yung gamit talaga nito is kapag sinet natin yung timer na mga 6 PM na iilaw siya. So pero madilim na. So mangyayari, yung photo control, siya yung magsisilbing magkocontrol dun na iilaw na siya kahit hindi pa dun nakaset dun sa timer or hindi pa dun siya nakalagay sa 6 PM sakto na mismong ilaw yung ilaw. Bigyan natin siya ng halimbawa ngayon dito sa item natin. So halimbawa yung timer natin, sinet natin siya ng 6 PM. So ayan, halimbawa lang, nakaset pa siya ng 6 PM. Pero ngayon 5 PM, pero madilim na. So walang ilaw kasi wari walang tao, walang mag-switch ng ano manual. So mangyayari ito yung magsisilbing magpapailaw sa kanya kahit di pa doon siya nakalagay or nakaset doon sa timer. So tatakpan natin. Ayan, so iilaw siya kahit hindi pa doon siya nakalagay sa mismong 6 PM na kailangan umilaw siya. So parang ano siya, nagkakaroon siya ng double purpose. So ayun guys, ito na yung finished product natin. So sa mga gustong magpaturo, malaman kung paano siya gawin, so mag-comment down below na lang kayo. And request kayo sa diagram, kasama ng diagram, tuturo namin sa inyo. So thank you sa panonood and huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe and mag-like sa video na to. Thank you!